welcome sa first video ko. Well, this is actually my first video on this new channel dahil dati gumawa din ako ng YouTube channel, but it didn't work because I think wala pa akong masyadong confidence para gumawa ng mga videos. And today, I finally gained my confidence, like, you can do it. Dahil alam ko na ayaw nyo naman ng mahabang intro, at gusto ko na rin ipakita sa inyo kung paano ko ginawa itong makeup na to. Just keep on watching and let's get started. Now starting with a clean face, I'm using this Eyewhite Korea Aqua Moisturizer Whitening Vita. Gustong-gusto ko tong product na to kasi lightweight siya and water-based, so perfect for oily skin like me. And refreshing dahil malamig to sa face. Kaya gustong-gusto ko tong moisturizer na to. Sobrang ganda niya. The next product I'll be using is this Eyewhite Korea Facial Cream Whitening Vita. Meron siyang 3-in-1 effect, which is whitening, makeup base, and protection of SPF 15. Gustong-gusto ko tong product na to dahil lightweight din siya and it has that instant whitening effect on my face. As you can see naman, napumuti talaga ng bonggang-bongga yung mukha ko and sobrang ganda niyang makeup base. The next that I'm using is the Studio Fix Foundation, stick foundation, and matagal ko na ginagamit tong product na to. Maganda rin siya, and maganda rin siya sa mga pictures and all that stuff. And yes, I'm just blending it in with my fingers because that's the easiest way for me to do it. Blending is the key pag gusto mo talaga ng bonggang makeup. Well, ang ayoko lang dito sa product na to is madali akong mag-oil up pag ginagamit ko to. But gustong-gusto ko pa rin siya, kahit hindi naman bonggang-bongga yung coverage na binibigay niya dahil na-even out niya naman yung skin tone ko, which is great for everyday makeup. Next, I'm using this EB Advanced 2-Way Cake. Gusto ko rin tong product na to, and matagal ko na rin tong ginagamit. Maganda siya, although hindi nga ganun kaganda yung coverage ng mga product na ginagamit ko, pero for everyday lang naman sila. And I'm using this EB Advanced Eyebrow Kit. Matagal ko na rin itong ginagamit. Pagtapos kong gumamit ng mga eyebrow pencil, ito na agad yung unang eyebrow kit na hinawakan ko. And I still haven't tried any eyebrow kit out there yet. So maybe I'll try soon. As long as maubos ko itong eyebrow kit na to. Kasi gustong gusto ko talaga siya. And dito na ako nasanay. And I just did the same thing on the other side of my eyebrows as well. Yan, nililinis ko lang yung edges ng eyebrows ko para mas maging defined and clean. And I'm using this EB Advanced Blush Duo. Ang gagamitin ko lang dito ay yung bronzer na kasama nito. And I actually like this product a lot kasi sobra talagang affordable ng mga EB Advanced makeup. Alam niyo naman siguro yun. But the thing is, sobrang kailangan niyong mag-ingat sa paggamit ng product na to because it's really, really pigmented. Sobrang pigmented niya, guys. As in, kaya ayan, so naparami ng bonggang-bongga yung paglalagay ko sa face ko. I don't know what happened, but yan, nasobrahan. And I'm using the shade, oh my god, I forgot kung anong shade to. But I think this is the third shade doon na nakita ko, if I'm not mistaken. Ayan, gustong-gusto ko din tong product na to kahit it takes a lot of effort to blend everything in dahil nga sobrang pigmented niya. Kailangan talaga konti lang yung ilalagay mo sa face mo, which is, for me, hassle. Kasi ako talaga pag naglalagay, medyo hard handed ako. But yeah, just blending it in. Next, babalikan natin yung eyebrow kit ko. And then, gagamitin ko yung ginagamit ko ngayon. I mean, yung powder brush dun sa blush duo ko. And I'm using it to contour my nose. Ayan. Kapag ganyan, the key to a good nose line is blending. Kailangan mo talaga siya i-blend ng bonggang-bongga. And konti lang, kapag kailangan mo pa ng more product, just add up. Ayan. Adding a little bit more product para maging pantay. And just blending it in. Voila! The next, I'm gonna be back dun sa 2-way cake foundation ko and just putting it on my nose. Diyan lang para ma-highlight siya at para mas
mabonggang-bongga talaga yung nose ko. Next, I'm using this blush from Model.co. Regalo lang to sa akin. I don't know kung yun talaga yung brand name niya. But the color is really nice. Gosh, oh my gosh. The color is Cosmopolitan 01. It is a blush cheek powder. Oh, modelcosmetics.com. Maybe that's it. Ayan, I'm just curling my lashes. I got this from a friend. It is Emit Lash Curler. It's really nice. And lastly, my favorite lip tint from Everbilena as well. Gustong-gusto ko tong lip tint na to kasi although it's a lip tint, pigmented siya ng bonggang-bongga. Tapos natural lang yung nabibigay niyang coverage sa lips ko, which is really nice. And tumatagal din siya sa lips ko ng bonggang-bongga. And yes, that's it for this makeup tutorial. Ayan, ito na ang final look ng aking makeup. I hope you guys enjoy this video. And that's it! Ito na yung final look ng aking everyday makeup tutorial. Well, actually, ito yung katotohanan na talagang everyday makeup tutorial ko. Hindi ako mahilig maglagay ng mga eyeshadow pag lalabas lang naman ako for daily events. Like, kunwari, pupunta lang naman ako sa mall. Hindi na ako nag-over-over pa ng eye makeup. I just keep it simple and clean. So, if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe down below. Comment, and yeah, see you soon!